marami sa atin ay gustong pumayat at naghahanap ng mabisang paraan para bumaba ang timbang at gumanda ang kalusugan nila. Marami ding pagpipili ang paraan para pumayat. Isa dito ay ang pag-diet. Marahil ay narinig nyo na ang tinatawag na keto diet. Isa ito sa pinakasikat at pinakamabisang diet ngayon. Tuklasin natin kung ano ito. Ang keto diet ay isang diet na kung saan iniiwasan ang pagkain ng carbohydrates at sa halip ay kakain ka ng mas maraming fats o taba. Ang layunin ng diet na ito ay puwersahin ang ating katawan na pumasok sa kalagayan na tinatawag na ketosis. Ang ketosis ay isang natural na proseso na kung saan ang katawan natin ay gumagawa ng ketones galing sa fats. Ang ketones ang ginagamit ng mga cells natin para sa energy sa halip na glucose o asukal. Karaniwang nangyayari lang ang ketosis kapag nasa starvation o taggutom ang isang tao. Dahil walang masyadong pumapasok na carbohydrates o carbs, tutunawin ng katawan ang fats o taba na inireserba nito para sa panahon ng taggutom. Ibig sabihin, habang nasa keto diet, tutunawin ng katawan ng mga taba natin, kaya nga isa ito sa pinakamabisang diet ayon sa napakaraming research. Maraming mga magagandang na idudulot ang keto diet at hindi lang sa pagpapapayat kundi sa kalusugan natin. Una, diabetes. Ang keto diet ay nakakatulong sa mga may diabetes, lalo na yung type 2. Napatunayan na ang mga diabetic na nagki-keto diet ay bumababa ang pangangailangan sa gamot dahil pinapataas ng keto diet ang insulin sensitivity ng katawan. Pangalawa, epilepsy. Napatunayan din na bumababa ang dami ng epileptic seizures kapag nag-keto diet ang mga epileptic. Pangatlo, meron ding mga research na nagsasabing nakakatulong ang keto diet sa pagpapababa ng panganib dulot ng mga sumusunod. Heart disease. Dahil sa keto, mas tataas ang mga factors na nakakatulong para maiwasan ito, tulad ng HDL o good cholesterol level. Cancer. Hinihinalang nakakatulong na bumagal ang paglaki at paglaganap ng cancer cells. At Alzheimer's disease at Parkinson's disease. Bumabagal ang paglala ng mga sintomas nito dahil sa keto diet. Ano ba ang mga pwede nating kainin sa keto diet? Una, karne. Yung mga red meat, steak, ham, sausage, bacon, chicken, at turkey. Fatty fish, salmon, trout, tuna, and mackerel. Itlog, butter at cream, yung mga unprocessed cheese, yung mga nuts at seeds tulad ng almonds, walnuts, flax seeds, pumpkin seeds, chia seeds, at kung ano-ano pa. Oils o mantika tulad ng extra virgin olive oil, coconut oil, at avocado oil. Avocado, yung mga low-carb veggies tulad ng green veggies, tomatoes, onions, peppers, at iba pa. At yung mga condiments o mga pampalasa tulad ng salt, pepper, herbs, and spices. Ano naman ang dapat iwasan? Eto sila, yung mga sugary foods tulad ng soda, fruit juice, smoothies, cake, ice cream, candy, at iba pa. Yung mga grains o starches tulad ng wheat-based products, rice, pasta, cereal, at iba pa. Mga prutas, lahat ng prutas maliban sa maliit na portions ng berries tulad ng strawberries. Beans o legumes, yung mga peas, kidney beans, lentils, chickpeas, at iba pa. Root vegetables at tubers tulad ng potatoes, sweet potatoes, carrots, parsnips, at iba pa. Yung mga low-fat o diet products tulad ng low-fat mayonnaise, salad dressings, and condiments. Mga condiments o sauce tulad ng barbecue sauce, honey mustard, teriyaki sauce, ketchup, at iba pa. Yung mga unhealthy fats, yung mga processed vegetables at mayonnaise. Alcohol, beer, wine, liquor, mixed drinks. At yung mga sugar-free diet foods tulad ng sugar-free candies, syrups, puddings, sweeteners, desserts, at iba pa. So ano, magta-try ka ba ng keto diet?
Basta tandaan, kumonsulta muna sa doktor bago tayo gumawa ng diet dahil iba-iba ang pangangailangan ng kada tao.